Nanindigan ang isang NAIA female security screening officer na hindi pera ang kinain niya kundi chocolate. Ito ang ibinahagi ni Office for Transportation Security, OTS, Administrator Mau Aplasca ukol sa tauhan nilang nasa gitna ng kontrobersya ngayon. Kaugnay ito ng female screening officer na nakuhanan ng CCTV na di umano'y isinubo at kinain ang perang ninawak niya sa pasahero sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport noong September 8, 2023. Noong araw na iyon, dumaan sa mandatory screening ang isang male Chinese passenger sa airport. Ibinaba niya ang kanyang shoulder bag na chinek naman ng female security officer. Subalit nang damputi ng pasahero ang bag, napansin niyang bukas ang kanyang wallet at nawawala ang $300 o 17,000 Philippine pesos. Nag-leak sa social media ang CCTV ng female screening officer na may isinusubo sa bibig, hirap na hirap lunukin ang bagay sa bibig na sinabayan pa ng pag-inom ng tubig. Iniimbestigahan ngayon ang screening officer na di umano'y isinubo at nilunok ang pera para hindi siya mahuli. Nag-submit na siya ng supplemental affidavit sa investigation team na parang may kinain lang siyang tsokolate. Sinabi ni Aplasca na pinagdududahan ito ng OTS investigation team. Nangingiting sabi ng OTS administrator, hindi naman normal na ganun kumain ng tsokolate ano, nahirap na hirap, at itinutulak pa niya, tsaka di naman kailangan ng tubig. Sinampahan na ng OTS ang female personnel ng administrative case, grave misconduct, kasama ang supervisor nito, at isa pang kasamahan na nag-abot ng tubig sa babaeng screening personnel. Pagamat hindi sila pinangalanan ng OTS, pinatawan na ang tatlo ng preventive suspension. Isinailalim din sa imbestigasyon ang 14 na nilang kasamahan kaugnay ng insidente. Bukod pa rito, sinabi ni Aplasca na pinag-aaralan nila ang posibilidad na hainan ng criminal complaint theft, ang mga tauhang mapatutunayang nagkasala. Ani Aplasca, nakakahiya, nakakagalit ang paulit-ulit na ganitong eksena ng mga airport personnel. Pero paniniyak ni Aplasca, pinag-aaralan na ng kanilang mga abogado kung ano ang maaari nilang gawin laban sa mga abusadong empleyado.